Chronic kidney disease, candidate for dialysis, high blood sugar as in diabetic, and breast cancer patient. Ilan lamang yan sa mga kayang pagalingin ng halaman kung tawagin ay alingatong. Watch this. Last year po, meron tayong subscriber na nag-request para sa isang video presentation ng isang halaman na kung tawagin ay alingatong or lipang kalabaw. Ito na po siya at simulan po natin sa mga testimonya o mga patotoo ng mga taong gumaling sa pag-inom ng ugat at tsaa na galing sa alingatong o lipang kalabaw. Narito po ang alingatong testimony ng isa nating kababayan na nanggaling pa sa Davao. Ang sabi niya, ang kanyang asawa ay na-confine sa Davao Doctor's Hospital noong February 2014 at na-diagnose na mayroong pre-renal asotemia. Lumiit ng husto yung dalawang kidney niya at sabi ng doktor ay hindi na siya pwedeng dumaan sa tinatawag na kidney transplant. Dahil sabay bumigay ang kanyang bato at ang natitira na lamang paraan ay ang hemodialysis 3 beses sa isang linggo. Tumanggi sila na magpa-hemodialysis at nagpa siyang lumabas ng ospital. Hinang-hina na siya at sa loob ng 4 na araw nakaratay siya sa kama. At ang tanging na igagalaw lamang niya ay ang kanyang kamay at ulo. Sa konting galaw niya ay umiiyak siya dahil sa sobrang sakit ng kanyang lower back, tagiliran, manhid ang balakang at mga binti at mababaw na paghinga dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. At tumaas masyado ang kanyang creatinine, no? At bumagsak naman ang kanyang potassium. So sinabi niya sa kanyang biyenang lalaki na ganun ang kalagayan ng kanyang anak. At ang sabi naman ng kanyang biyenang lalaki na ama ng kanyang asawang babae ay huwag magpa-dialysis kundi maghanap ng ugat ng alingatong na pula o lipang kalabaw sa Tagalog at yun ang ilaga at inumin. At tumawag sa biyenang babae at nagpahanap sila ng alingatong na pula. At sa kabutihang palad ay mayroong mga katutubo sa sarangani nakahanap ng ugat. Pina-LBC sa kanila papunta sa Davao at yun ang ininom ng kanyang asawang nakaratay sa banig ng karamdaman dahil sa renal failure. At naobserbahan nila ang ihi ng kanyang asawa ay may kasamang nana at dugo at bahagya na namamanas ang mga binti. At sa unang pag-inom, wala pa silang napansin na pagbabago. Pangalawang araw, hindi na masakit ang pag-ihi niya. Pangatlong araw, nagbago ang kulay ng kanyang ihi. Dati, napakalapot na kulay orange, naging yellow at wala ng dugo. At pagkalipas ng 4 na araw, naging light yellow na ang ihi niya at sa 5th araw ay maliwanag na o malinaw na ang kanyang hihi. At nakakabangon na at nakakalakad siya ng mahina papuntang terrace. So tinuloy-tuloy nila ang pag-inom ng kanyang asawa. At pagkalipas ng 1 buwan ay pumunta sila sa isang hospital sa Davao. At ayon sa resulta ng pagsusuri, lumalabas na nasa borderline na ang kanyang creatinine. So yan po ang alingatong testimony ng isa nating kababayan from Davao na gumaling sa pag-inom ng alingatong o lipang kalabaw sa Tagalog. Iba-iba po ang kwento, patotoo o testimonya ng mga napagaling ng
alingatong o lipang kalabaw. Meron pong gumaling dahil sa karamdamang diabetes na hinatulang maputulan ng paa at itong ginawa nilang maintenance at gumaling. Meron namang uminom ng alingatong tea at nagulat siya na i-flush out niya ang kanyang kidney stones. At meron din namang sa pag-inom ng alingatong na isang matanda na ngayon, 70 years old, pero 40 years old siya that time, 1990, nang hinatulan siya ng may breast cancer at nirekomenda na siya magpa-opera. Subalit, nung mabalitaan niya yung kasama niya nagpa-opera na matay, ay hindi niya na itinuloy. Umuwi siya sa kabundukan at may nagsabi sa kanya na alingatong ang inumin at yun ang nakatulong upang gumaling siya sa breast cancer. At ngayon ay 70 years old na ang lola. Ano nga ba ang alingatong? Ang alingatong red variety ay may local name na lipa na may 10 species. Kaya kailangan na sigurado po ang tamang klase na iniinom natin. Ang family po nito ay urticacea at ang scientific name ay dendrocnide subclass CB robchu. Ang alingatong red variety or lipang kalabaw ay kinumpirma ng Central Luzon State University Biological Science Department at gayon din ng kanilang chairman. 1960 pa po pala nagkaroon ng pag-aaral tungkol sa halamang ito. At ayon pa rin sa pag-aaral, ang phytochemical screening of crude methanol extracts ng dahon ay nakakuha ng anthrones, flavonoids, glycosidic flavonoids, phenolic compounds, steroids, tannins, triterpenes, and anthraquinones. Ayon sa pag-aaral ng Bastyr University, isang natural medicine education center sa Washington State, napag-alaman na ang alingatong root tea ay masustansya, nagtataglay ng vitamins and minerals kasama na ang iron, potassium, silica. Ang alingatong root tea ay meron ding provitamin A, vitamin B complex, vitamin K1, and vitamin C na makatutulong upang maabsorb ng katawan ng iron and other minerals na matatagpuan sa halaman. Ano nga ba ang mga health benefits ng alingatong? Unang-una, pinalalakas niya ang immune system sa pamamagitan ng pagpapasigla ng mga lymph glands, nakakapagpaalis ng arthritis, at kayang durugin ang mga uric acid sa kasukasuan, pinalalakas ang adrenal gland, nakakatulong sa mga may sakit na diabetes, at pinalalakas din ang mga pito sa loob ng sinapupunan, nakakatulong upang lumakas ang gatas sa mga nagpapasusong ina, at sa mga may nararamdamang menopausal stage, nakakatulong din siya upang maalis ang mga problemang kaakibat nito. Ang pananakit ng puson sa panahon ng pagreregla, paglaki ng tiyan, at pagdurog ng mga kidney stones, pagpapababa ng hypertension kung high blood ang isang pasyente, nakakatulong din sa mga sakit sa baga o respiratory tract diseases, sinusuportahan ang kidney, nakakatulong sa mga nakakaranas ng hika at napatitigil ang pagdurugo. Binabawasan ang pamamaga, ang prostate cancer, gayon din sa problema sa mga balat, inaalis ang allergic rhinitis, nababawasan ang nausea, napapagaling ang mga karaniwang sipon, nakakatulong sa osteoarthritis upang mawala, naalis din ang diarrhea, pagtatae, mga problema sa gastrointestinal diseases and constipation, yung gingivitis na may kinalaman sa ngipin at gilagid, at ang pangangapal ng mga tinga sa ngipin, at nakatulong din siya sa mga may Alzheimer's disease, mga may problema sa nerve o neurological disorder like MS, ALS, and sciatica, at yung mga bulate sa bituka at mga parasites kayang patalsikin, paalisin. At pinalalakas ang endocrine health upang tulungan ang thyroid, spleen, paliya, pancreas at lapay. Saan naman tayo makakakuha ng halamang lipa, red variety o lipang kalabaw o yung alingatong?
Ito po ay available na po sa lazada.philippines.ph at shopee.ph.